Epektibo ngayon pong araw ang ika-18 beses ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayon pong taon. Sinalubong ito ng protesta ng ilang transport group. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, Rafi, nag-noise barrage ang grupong piston ngayong araw dito sa isang gasolinahan sa Quezon City bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mahigit 4 pesos kada litro ang taas presyo sa diesel, mahigit 2 piso naman sa gasolina. Ayon kay Camo Di Floranda, national president ng grupong piston, patuloy nilang pinapanawagan ang pag-aalis ng mga buwis sa langis. Sa ganitong paraan daw ay mapapababa raw ng 15 pesos ang kada litro ng presyo ng petrolyo ngayon. Batid ng grupo na pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan para sa iba't ibang programa ang buwis na nanggagaling sa petrolyo, pero may iba pa naman daw mapagkukunan ng pondo sa ngayon. Mahalaga raw na mapababa ang presyo ng petrolyo dahil makaapekto raw ito sa presyo ng mga bilihin. Hindi rin daw ramdam ng mga tsuper ang fuel subsidy dahil iilan lang daw ang nakatanggap nito. Rafi, Connie, sa mga oras na ito ay tapos na ang programa ng grupong piston at bayan at maluwag naman ang daloy ng trapiko sa ngayon. Rafi, Connie? Bernadette, ano rin mga susunod nilang hakbang matapos ang kilos protesta ngayong araw? Rafi, patuloy daw na magsasagawa ng noise barrage sa iba't ibang lugar ang grupong piston sa pag-asang sa mga huling araw na nauupo pa rin si Pangulong Duterte bilang Pangulo ay sana raw magkaroon pa rin ng joint session sa Kongreso para madinig daw ang kanilang panawagan at sa susunod naman daw na administrasyon ay sana raw pag-aralang mabuti yung kanilang hiling para dito sa pag-aalis ng mga buwis sa produktong petrolyo. Rafi? Bukod dito sa panukalang pag-aalis sa buwis sa produktong petrolyo, Bernadette, meron pa ba silang ibang panukala para mapababa yung presyo ng diesel? Sa ngayon, Rafi, yun lang din yung suggestion ng naturang grupo dahil yung pagbibigay ng fuel subsidy ay hindi nila nakikitang nakakatulong sa mga mamamayan. Hindi na rin sila humihiling pa na sana itaas pa ang pamasahe dahil nagbigay na nga kamakailan ng provisional fare increase na piso. Pero kung maghihingi pa kasi sila ng fare hike, ay makakasama naman daw ito sa mga commuters na nahihirapan na rin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ang pinakahiling talaga nila ay yung pag-aalis ng iba't ibang klase ng buwis ngayon sa presyo ng produktong petrolyo. Pero alam nila na hindi ito madali ang maaaring gawin, kaya naman humihingi sila ng tulong mula sa pamahalaan. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Sa gitna ng panibagong oil price hike, humihirit ng taas pasahe ang mga provincial bus. Ang ilang motorista naman humabol na magpakarga kagabi nung hindi pa nagbabago ang presyo ng mga produktong petrolyo. Balitang hatid ni na James Agustin at Nico Wahe. Pila yan ang mga motoristang humahabol sa pagpapakarga bago pa man magtaas muli ang presyo ng krudo ngayong araw. 4 pesos and 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel, 2 pesos and 15 centavos sa gasolina, at 4 pesos and 85 centavos sa kerosene. Oo, kailangan yung full tank kung hindi po full tank, wala, malaki ulugi namin. Kung di raw siya habol bago ang taas presyo, mababawasan pa ang kita niya at mapupunta lang sa krudo. Nasa 1,200 pesos na raw ang konsumo niya sa krudo kada araw, na dati 600 pesos lang noong hindi pa pumapalo sa 90 pesos ang presyo ng langis. Misto lang walang silbi ng araw ang dagdag pisong pasaheng inaprobahan noong nakaraang linggo. Oh, useless din ho. Wala rin nung pakinabang. Nung totosin, abono pa rin ho. Kasi laki rin ho itataas. Si Jojo Angeles na isang taxi driver, hirap na raw pagkasyahin ang kita. Lalo na ngayon ay 18 beses nang nagtaas ang presyo ng krudo ngayong taon. Yung dating kain namin ng 2 kanin, ngayon isa na lang. Nababawasan na yung pagkain namin kasi naidadagdag na namin sa pang-araw-araw na panggasolina. 50 centavos kada kilometro ang hihirit na taas pamasahin ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines sa LTFRB. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dagdag pa ang ibang gastos sa mga operators tulad ng pagtaas ng minimum wage ng mga empleyado. Sa bus terminal na ito sa Cubao, ang pamasahe pa San Miguel Bulacan sa ngayon ay 152 pesos. Yan ay para sa 69 kilometers na biyahe. Kapag naaprubahan ang petisyon, dagdag na 34 pesos and 50 centavos o magiging 186 pesos and 50 centavos na ang pamasahe.
Si Mitch na minsanan lang umuwi sa San Miguel, hindi pabor. Sa katulad kong trabahador, umuwi lang po kami once a month. So bali, nagtitipid din po kami talaga sa pamasahe. Yun po talaga yung namin. Kung tataas pa po, lalo makakapektuhan po yun sa, para po sa kabuhayan namin. Mayroon din namang naiintindihan kung bakit kailangan ng taas pamasahe. Ang call center agent na si Vanessa arawan ng biyahe pa Bulacan. 97 pesos ang pamasahe niya ngayon pabaliwag. Magiging 119 pesos ito kapag pinayagan ng petisyon. Bali, fair lang eh. Kasi kawawa naman yung ibang mga pasahero din na uyan araw-araw. Pero syempre, paano naman yung mga driver natin? Bali, hindi man okay, pero wala na rin magagawa syempre. Ayos lang din ito para kay Michael na arawan din ang biyahe mula Hagone, Bulacan hanggang Cubao. Pero sana raw huwag masyadong mataas ang fare increase. Mahirap kasi nag-i-increase yung pamasahe pero yung sweldo hindi. Mas mataas ang pamasahe kapag papunta ka sa Nueva Ecija. Halimbawa, dagdag na 77 pesos para sa biyahe pa San Jose. Kaya aabot sa 416 pesos ang pamasahe kapag pinayagan ng mga operators. Pabor daw ito sa mga bus driver at conductor na amin nakausap. Malaking tulong po para sa amin yun dahil medyo kapos na rin minsan sa kita, dagdag po sa pampamilya yun. Malaking tulong po sa amin yun kasi medyo lalaki po yung kita namin. Saka po yung sa diesel natin, sobrang mahal na po, taas ng taas. James Agustin, Nico Wahe, GMA News. Sa Palawan naman, mas mataas ang presyuhan ng mga produkto sa ilang gasolinahan. Halos 100 pesos na kada litro ang presyo ng gasolina at diesel doon. Ang mga motorista lubha ng apektado lalo't sinasabayan din niya ng pagmahal ng ilang pangunahing biliin doon. Sa Puerto Princesa City, nakabinbin na sa Sangguniang Panlungsod ang petisyong itaas sa 18 pesos ang minimum na pasahe sa mga tricycle. Hindi lamang po presyo ng langis ang tumataas ngayon. Ang COVID-19 cases kasi tumataas na rin po lalo na sa National Capital Region o NCR. Kaya ang ilang negosyo nangangabang ibalik sa Alert Level 2 ang rehiyon kapag nagpatuloy ang pagtaas ng mga kaso. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Matatapos na bukas ang umiiral na Alert Level 1 sa NCR at magdedesisyon na naman ng gobyerno kung mananatili ito o hindi. May ilang nangangamba na baka ibalik sa Alert Level 2 ang rehiyon. Oras na magtuloy-tuloy ang pagtaas ng COVID cases. Dahan-dahan pa lang namang nakakabawi ang marami sa epekto ng pandemic at mga nagdaang lockdowns. Si Salvi hindi alintana ang puya at makapagtinda lang ng gulay sa Marikina Market. Kailangan niyang dumoblin kayod para makabawi man lang habang unti-unting bumabalik sa normal ang takbo ng kanyang hanap buhay matapos ang mga lockdown. Hiling ni Aling Salvi, sana magtuloy-tuloy ang kabuhayan at di na muling maabala ng COVID-19 pandemic. Tataas na naman yung mga paninda tapos mahirapan naman yung tao mamili. Babawasan na naman yung natin income. Tapos yung mga tax, taas pa rin. Sundin na lang yung mga protocol ng mask, distancing. Ayon sa Department of Health, hindi nawawala ang posibilidad na muli tayong bumalik sa Alert Level 2. 386 ang new cases na naitala kahapon. Ang active cases tumaas sa 3,097. Kung pagbabasihan naman ang weekly data mula sa DOH, 30% na mas mataas ang naitalang 1,683 na new cases nitong June 6 hanggang 12, kumpara noong May 30 hanggang June 5. Sa healthcare utilization rate naman as of June 12, 498 ang severe and critical admissions. Mas mababa ito ng 17% kumpara noong June 5. Mas tumaas naman ang ICU bed utilization ngayon ng 16.6%. Patuloy rin minomonitor ng DOH ang lahat ng metrics. Ano nga ba ulit ang hihigpitan kapag nasa ilalim ng Alert Level 2? 50% lang ang indoor capacity para sa mga fully vaccinated. Nasa 100% yan ngayong Alert Level 1. Habang 70% naman ang outdoor capacity para sa social distancing. Nangangamba tuloy ang taxi driver na si Marian Saneta dahil dagdag dagok na naman ito sa mga pumapasada maging sa mga namamasahe. Pahirapan na nga bumiyahe ngayong Alert Level 1, pihado raw lalala pa sakaling bumalik na naman ng Alert Level 2. Mabigat po talaga, talagang kailangan talagang mag-konting tipid-tipid. Kasi syempre, lalo nga ngayon niya, ang hina ng pasada namin ngayon. Tsaga-tsaga lang talaga eh, parang may pang-uwi lang eh. So, madadagdagan lalo yung paghihigpit nun, lalo sa gastusin. Mataas pang gasolina. Sa tingin ko, kung talagang yun ang kailangan, okay lang naman. Pero kung halimbawa, hindi pa naman ganun kalala, hindi
mas okay yung level 1 kasi mas maluwag. Kasi unang-una, tulad ngayon, ang hina na pasada namin, hilalo pang maghihigpit. Sabi ng DOH, importante pa rin sumunod sa health protocols, mag-face mask, mag-isolate kapag may sintomas at magpabakuna at booster kung pwede na. Bam Alegre, GMA News. Kabilang si Pangulong Duterte sa mga personalidad na dadalo sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte sa Linggo. Patuloy naman ang pagbisita ng ilang ambassador kay President-elect Bongbong Marcos para pag-usapan ang iba't ibang issue. Balitang hatid ni na June Veneracion at Jonathan Andal. Nakausap ni President-elect Bongbong Marcos ang ambassador ng Russia na si Marat Pavlov. Nag-alok daw ng tulong ang Russia sa gitna ng walang poknat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas, na ang isa sa mga dahilan ay ang pananakop ng Russia sa Ukraine. We are ready to cooperate with the Filipino side and extend our helping hands to satisfy the needs in sources of energy. Saglit din daw nilang napag-usapan ang giyera ng Russia at Ukraine. Noong panahon ng kampanya, sinabi ni Marcos sa isang ambush interview na wala siyang papanigan sa Ukraine at Russia. I don't think there's a need to take a stand. It is, we are not involved except for our nationals. I worry about our nationals. Pero makalipas ang ilang araw, naglabas ng pahayag si Marcos na kaisa raw siya sa panawagan sa Russia na irespeto ang kalayaan ng Ukraine. Sa UN General Assembly, bumoto noon ang Pilipinas para kondenahin ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Pero nitong Biyernes, sabi ng susunod na National Security Advisor na si Clarita Carlos, walang papanigan ng Marcos administration sa gulo ng Ukraine at Russia. Siguro, we will take a neutral stance. Yun naman talaga ang ginawa natin from the beginning. And we have a very robust relationship with Russia. Russia might be able to supply us with our much-needed oil and gas. We should take advantage of that. Bukod sa Russia, nakausap din ni Marcos ang presidente ng ADB o Asian Development Bank na si Masatsugu Asakawa. Tiniyak nito na susuportahan nila ang mga prioridad ng susunod na administrasyon sa pagpapaunlad ng bansa. Ang ambassador naman ng Egypt, inimbitahan si Marcos sa COP27 o ang 2022 United Nations Climate Change Conference na gaganapin sa kanilang bansa sa Nobyembre, bagay na susubukan daw daluhan ni Marcos. Sustainable energy naman ang pinag-usapan ni Marcos at ng ambassador ng Denmark, habang ang ambassador ng Israel tinalakay kung paano makakatulong ang kanilang teknolohiya sa mga prioridad na programa ni Marcos gaya ng agrikultura, food security at trabaho. Ilang malalaking pangalan na ang kumpirmadong makadadalo sa inauguration ni Vice President-elect Sara Duterte sa Davao City sa June 19. Nag-confirm nga muanhisia is former President Gloria Macapagal Arroyo, and nag-confirm nga dili siya maka-attend because of the Naga Charter Day, which will happen on the same weekend as si Vice President Lenny Robredo. Pero kung makadadalo rin ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte at katandem na si President-elect Bongbong Marcos. Wala pa ko nakacheck ka, Sir James, with regard to PRD and President Marcos. Ayon naman sa tagapagsalita ng incoming Vice President na si Liloan Mayor Cristina Frasco, nagkumpirma na ang Pangulo na dadalo ito sa inaugurasyon ng kanyang anak sa Linggo. Ganyan din ang sinabi ng isang reliable source sa palasyo. Bukas sa publiko ang programa sa San Pedro Square. Obligado ang pagsusuot ng face mask. Bawal ang mga gaya ng backpack at hindi transparent na lalagyan ng tubig. Sa tinitira seguridad na ipatutupad sa araw na yon, inaasahan ang traffic buildup. Sa hanay pa lang ng AFP, tinatayang 3,000 sundalo ang idideploy sa loob at paligid ng Davao City. May mga armored personal carrier din ang ipapakalat. Maglalatag din ang checkpoint sa mga lugar papasok ng syudad. June Veneracion, Jonathan Andala, GMA News. Sa iba pang balita, patay ang dalawang bata sa Quezon City matapos targetin sa pamamaril ang kanilang amang negosyante. Sa kuha po ng CCTV nitong Biyernes, makikita ang pagdating ng magkaangkas na motorsiklo at huminto sa tapat ng isang bahay. Maya-maya, lumabas ang isang lalaki, kumaripas ang takbo at agad nagtago. Tsaka inireport sa gwardiya ang nangyaring pamamaril, habang ang mga suspect mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Sa inisyal na imbestigasyon ng Quezon City Police, lumalabas na target ng mga suspect ang negosyanteng si Mitchell Zamora. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Revoked o pinawalang visa na ng LTO ang lisensya ng may-ari ng SUV na sumagasa sa isang security guard sa Mandaluyong noong isang linggo. Dalawang beses kasi siyang hindi sumipot sa pagdinig kaunay rito.
kinilala siyang si Jose Antonio San Vicente. Perpetually disqualified o habang buhay na siyang hindi makakakuha ng driver's license alinsunod sa batas. Ayon pa sa LTO, pinatawan din siya ng reklamong reckless driving at paglabag sa traffic code. Base din sa records ng LTO, lumalabas na may mga dati na ring kaso si San Vicente gaya ng reckless driving noong 2010, 2015 at 2016. Susubukan namin kunin ang panig ni San Vicente. Kanselado naman ang lisensya ng ilang nag-viral na big bike riders sa Binian, Laguna. Sila po yung na-videohan noong Mayo habang sakay ng kanilang big bikes at nagpapagewang-gewang at tila nag-e-exhibition sa gitna ng kalsada na may maraming sasakyan. Ayon sa Land Transportation Office, guilty ang tatlo sa reckless driving, hindi paggamit ng helmet, paggamit ng hindi otorisadong plaka at paglalagay ng illegal accessories. Pinagmumulta sila ng tig 13,500 pesos. Ipinapasuko din ang kanilang mga lisensya sa LTO. Apektado ng African Swine Fever ang 10 barangay sa Zamboanga City. Sa Davao City naman, nauwi sa away ang gitgitan sa kalsada ng isang tsuper ng jeep at isang dayuhan. Ang mga balitang probinsya hatid ni James Agustin. Nahuli kam ang pag-aamok ng isang dayuhan sa nakaalitang jeepney driver sa Davao City. Hinampas ng dayuhan ng tsuper pero nakailag ito. Pinagdiskitahan ng dayuhan ng jeep at sinipa. Maya-maya isang kawani ng Bureau of Fire Protection ang umawat sa kanila. Pero nagpapumiglas ang dayuhan at gustong habulin ang nakaalitang tsuper. Base sa imbestigasyon ng pulisya, muntik nang magkabanggaan ng jeep na minamaneho ni Christopher Gumobaw at ang SUV na minamaneho naman ng Amerikanong si David Loshley. Dito nagsimula ang alitan ng dalawa. Hinampas daw ni Loshley ng side mirror ng jeep. Nagalit si Gumobaw at hinampas naman ito ang mukha ng dayuhan gamit ang iron pipe. Dinala sila sa istasyon ng pulis at nagkasundong ayusin ang problema sa barangay. Umakyat na sa 10 barangay sa Zamboanga City ang kumpirmado may kaso ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa mga otoridad, ang sunod-sunod na piyesta noong Mayo ang nakikitang sanhi ng pagkalat ng ASF. Ang mga baboy raw kasi na kinain sa pista ay mula sa mga naunang infected area. Sa datos ng kanilang veterinarian's office, mahigit 600 baboy nang namatay dahil sa ASF. Karamihan sa mga namatay ay galing daw sa backyard hog raisers. Nanawagan naman sila ng kooperasyon sa mga residente na iwasan ang pagdadala ng karne kung saan-saan para maiwasan ang pagkalat ng ASF. James Agustin, GMA News. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, mamayang gabi, maaaring masaksihan po natin ang pangalawang supermoon ngayong pong taon na tinatawag ding Strawberry Moon. Kagabi, kita po ang kagandahan ng Strawberry Moon sa Baguio City. Kumpara sa mga karaniwang full moon, mas malaki at mas maliwanag ang buwan. Dahil yan, sa nasa tinatawag na perigee o perigee position o nasa pinakamalapit na posisyon ang buwan sa mundo. Kung papalarin, makikita pa rin po natin ang Strawberry Moon kung hindi magiging maulap at hindi tayo uulanin ngayong gabi. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa. Posible rin po ang malalakas na buhos sa ilang panig ng Northern at Central Luzon at Mindanao. Uulanin din ang Metro Manila sa mga susunod na oras. Ayon sa pag-asa, mga local thunderstorm po ang mararanasan sa halos buong bansa. Apektado kasi ng ridge ng high pressure area ang eastern section ng Luzon. DOH na mismo ang nagsabi posibleng ibalik sa Alert Level 2 ang Metro Manila kung magtutuloy-tuloy ang pagdami ng COVID cases sa rehiyon. Tinanong namin ang mga manonood tungkol dito. Hindi pabor dito si RJ Valdenor. Hindi pa raw kasi sila nakakabangon dahil sa pandemic at problemado sila sa kakainin sa araw-araw. Sinigundahan niya ni Stella Solaria. Anya, malulugi raw uli ang mga negosyo lalo na sumasabay ang taas presyo sa mga bilihin at langis. Mababawasan din ang kita ng mga rumaraket o sidelines sa gitna ng pandemic. Sabi naman ni Lorenzo Vinoya, para hindi na lumala ang kaso ng COVID ay paigtingin ang pagbabakuna at pagpapabooster. Si Vic Morales, pabor na ibalik sa Alert Level 2 ang NCR para maalerto uli ang mga tao na may pandemya at hindi sumunod talaga sa health protocols. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan. Bisitahin ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment. Isang bata sa Quezon ang pinatay umano ng sarili niyang ina. Nasa state of calamity naman ang magpet sa Cotabato dahil sa pagbaha. Ang mga balitang probinsya hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisda.
hindi raw sasapat ang 6 na milyong pisong pondo ng lokal na pamahalaan sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa bayan ayon kay Magpet Vice Mayor Rogelio Marañon. Sa taya, aabot sa 10 milyong piso ang pinsala sa infrastruktura habang 5 milyong piso naman sa agrikultura. Kaya naman humingi sila ng tulong sa provincial government. Sa Barangay Santa Maria, Dao, Catanawan, Quezon, sinasabing inilibing ang 3 taong gulang na batang pinatay umano ng kanyang sariling ina. Mayo pa raw nangyari ang insidente pero noong June 9 lang isinumbong ng panganay na anak ng salarin sa mga otoridad ang nangyari. Sa imbestigasyon ng pulisya, napag-alamang may problema sa pag-iisip ang ina ng biktima. Since 10 years old po, nagkaroon po siya ng problema sa pag-iisip dahil nagkaroon daw po siya ng sakit. Patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang salarin na sinampahan ng kasong parricide. Kikipag-ugnayan ang GMA Regional TV sa kaanak ng biktima para sa kanilang pahayag. Nico Sireno, GMA News. Walang balak iatras ni convicted drug dealer Herbert Colanco ang kanyang testimonya laban kay Senadora Laila De Lima. Itinanggi naman ang kampo ni De Lima na ginagapang nila ang mga testigo para bumaliktad. Balitang hatid ni John Consulta. Marinigiriit ang convicted drug dealer na si Herbert Colanco na hindi siya aatras sa pagiging testigo sa kaso ng illegal drug trade sa Bilibid laban kay Senador Laila De Lima. Kahit sino pa dang kuntupulato magano, hindi ako pwede. Bakit mag-recam to ako? Ito ang katotohanan. Awa ko. Hindi ko pagpalit sa kasinungalingan. Ayon sa kampo ni Colanco, may grupong ginagapang umuno ang mga testigo sa kaso ni De Lima para humina raw ito. Ayon kay Colanco, may mga isisiwala siya tungkol kay De Lima at sa kanilang mga transaksyon na may kinalaman sa illegal droga na may kasama raw ng mga ebidensya. Sagot naman ng kampo ni De Lima, hindi totoong ginagapang nila ang mga testigo laban sa senadora at iginiit na dapat nang may basura ang kanyang kaso sa lalong madaling panahon. Kung gagapang kami, dapat nung pa namin ginawa. Pero hindi namin ginagawa yan at walang instruction si Secretary De Lima na gawin yan. Naniniwala kami sa katotohanan at yan ay lalabas at lalabas din, mag-recant man siya o hindi. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, sumalang sa witness stand si Colanco kung saan sinabi niyang muli na nagbibigay siya ng 1.2 million pesos kada buwan kay dating Bureau Chief Franklin Bucayu at pera rin sa dating AD De Lima na si Julian Sanchez para raw sa mayat-mayaan niyang paghingi ng pera ng senadora. Ipagpapatuloy ni Colanco ang pagbibigay ng testimonya sa susunod na pagdinig sa June 27. Sa mga naunang pagdinig sa kamera, itinanggi na ni Bucayu at Sanchez ang paratang ni Colanco. Dati na rin itinanggi ni De Lima ang mga paratang laban sa kanya. Humiling naman ang kampo ni De Lima sa korte ng medical furlough mula June 19 hanggang 25 para sa isang major surgery nito sa uterus. John Consulta, GMA News. 72 persons deprived of liberty o PDL sa New Bilibid Prison ang pinalaya kahapon. Acquitted ang 7 sa kanila habang ang iba naman ay nakatapos na ng ipinataw na sentensya. Ayon sa Bureau of Corrections, may reintegration program para tulungan silang makahanap ng trabaho sa labas. Katulong nila rito ang ilang pribado at pampublikong institusyon. Libreng Lomi Bakamo, alae, meron yan sa Lipa, Batangas na talaga namang dinumog ng mga tao. Ang Lomi Festival, bahagi ng pagdiriwang ng 75th taong Foundation Day ng lungsod. 10 Lomi Houses ang libreng nagpakain ng kanilang luto sa mga residente. Ibinida rin ang pagluluto ng Lomi. Ayon sa lokal na pamahalaan, layon din ng Lomi Festival na ma-promote ang food tourism sa lungsod. Nakikita ng Bangko Sentral na lalong lalakas ang asset quality ng banking industry ng bansa ngayong taon. Sinabi yan ni outgoing BSP Governor Benjamin Diokno sa isang briefing. Ang asset quality ay isa po sa mga tinitignan para matukoy ang sitwasyon ng isang bangko. Mag-i-improve pa raw ang asset quality ng bansa dahil sa anay pagbuti ng market conditions, pagluwag ng COVID restrictions at sa magandang sentimiento ng mga consumer at negosyo. Patuloy raw ang monitoring ng BSP sa operasyon ng mga bangko at credit card issuers sa bansa. Target ng COMELEC na ipagpatuloy sa Hulyo ang voter registration para po sa barangay at sangguniang kabataan elections sa December 5. Target simula ng registration sa July 4 at magtatapos sa July 30. Ayon kay COMELEC spokesman attorney John Rex Laudianco, si Commissioner Ray Bulan ang mangunguna sa administrative at operational preparations ng local elections. Dumalo sa briefing ng Legislative Department ng Senado si Senator-elect Robin Padilla. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav?
Funny ang pagbisita ngayong umaga ni Senator Elect Robin Padilla ay bahagi ng programang in-enroll niya sa Development Academy of the Philippines. Ito ay bilang paghahanda sa trabaho niya bilang senador. Tatlong araw daw ang programa na in-enrollan niya sa DAP at sabi ni Robin ay madali lang naman dahil gusto niya ang ginagawa niya. 100% ready na raw siya at excited na raw siya magtrabaho. Sa komento na mabigat ang hinihiling niyang komite na constitutional amendments, sabi ni Robin ay hindi mabigat basta't alam mo ang gagawin. May mga katulong naman daw siyang abogado. Marami na raw isusulong na panukalang bata si Robin pero ang unang ipafile niya ay federalismo dahil kailangan na raw ito ng mga Pilipino. Sabi ni Robin, asahan na makikipagdebate siya sa plenaryo pero Tagalog dahil puro Pilipino naman daw ang kausap niya. Ang biro pa nga ni Robin, inahasa na ang pakikipagdebate niya sa asawa niya at matagal na rin daw siyang nag-i-English lesson sa mga batang anak niya. Kasama niya ngayon sa briefing ang isang abogado at mga taga-DAP at University of the Philippines. Connie, inaasahan na tatalakay nila ngayon ang mga legislative procedures pati na rin ang rules dito sa Senado at inaasahan na magtatagal ito ng buong araw. Yan ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Yes, Mav, meron ba siyang nabanggit kung ano yung mga nakikita niya magiging challenges sa kanyang isusulong na federalismo? Alam mo sa ngayon, Connie, wala eh. Dahil sa nakikipag-usap natin sa kanya ay parang very optimistic siya tungkol dito. At pati na rin yung kanyang lead at mentor na si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang sinasabi nila ay kung maipapaliwanag lang daw ito ng mabuti sa mga tao, pati na rin dun sa mga kapwa magiging senador niya, ay tingin nila ay lilipad dito sa susunod na kongreso, Connie. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Makakapanayan po natin ngayon ang hepe ng Land Transportation Office, si ASEC Edgar Galvante. Magandang umaga po, ASEC Galvante. Magandang umaga sa iyo, Rafi, at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, nakipag-ugnayan na po ba sa inyo itong SUV driver na kinilalang si Jose Antonio San Vicente ngayong na-revoke na yung kanyang driver's license? Nung simula nung bigyan namin siya ng show court order na dalawang beses hanggang ngayon, wala naman siyang ginagawang pakipag-ugnayan. Mm-hmm. Meron nyo ba kayong police power para makompel siya na magtungo po wala sa inyong opisina? Wala kaming police authority, no? Mm-hmm. Meron kami, Ben, makakapag-issue kami ng sanction sa kanya administrative. Kaya ginawa na namin yon. Regardless kung makipag, after may issue yun, dudulog siya sa amin for some discussion or whatever, ang siguro i-recommend namin sa kanya kung interesado siya mag-file ng appeal, mag-appeal siya sa DOTR. Mm-hmm. Ano pong implikasyon nung parusang pagwalang visa o revocation ng lisensya at may posibilidad ba na maibalik yung ganitong pribilehyo kapag napatawan na ng parusa? Ako, I don't want to speculate, ano? Kasi ang supposed kaparusahan na ginawa is that perpetual yung kanyang pagka-revoke ng kanyang lisensya. No? Mm-hmm. At hindi na siya maaaring mag-drive ng anumang motor vehicle. Mm-hmm. Pero pag ganito at pag hindi niya kinontest, so hindi rin niya siya makokompel na pumunta sa inyong opisina, ganun ho ba? Hindi naman kailangan siya magpunta eh. Mm-hmm. Basta nga doon, kung mag-attempt siya, mag-apply na lisensya, hindi yan tatanggapin. O kaya mag-risk siya na mag-drive, lalo siyang pagkakaroon ng malaking problema. Yun na nga po. Malaking violation po yung driving without license, hindi ho ba? Of course. Yun nga, perpetually revoke yung lisensya mo. Tapos, kung meron pang masigit sanction, papataw pa yun. Mm-hmm. But again, yung aspeto naman sa criminal side, ang kapulisan ng ang gagawa na hakbang para doon. Oh, para po sa inyo, talagang dapat i-pursue itong criminal aspect kasi pwede namang hindi na siya umapila rito at hindi na siya mag-drive. Ganun po magiging implication nun. Sa criminal aspect na kailangan sagutin niya, hindi kami ang mag-entertain o mag-proproseso. Mm-hmm. But rather, katulad nun, sa pagkakaalam ko, finorward din ng PNP at siguro ang susunod na gagawin dyan, patawag ng piskal, mag-imbestiga, then eventually, maisasampa sa korte. Opo. Maiba naman po ako, kinansela naman ng LTO yung mga lisensya ng nag-viral na mga big bikers doon po sa Binian Laguna noong Mayo. Ano po nagtulak sa inyo para gawin ang desisyong ito? Again, yung violation, very clear naman na nag-violate sila. Kaya
yung sanction na kailangan ipataw sa kanilang violation, ginawa naman yun. Pansin nyo ho ba na marami mga nagva-violate na ngayong, lalo na to, nagkaroon ng pandemya, dumami yung mga nagmomotor, dumami yung mga nakakabili ng mga nito. Pansin nyo ho ba na dumami yung mga violators o hindi naman? Hindi naman eh. Hindi naman ang sa amin doon. Isa, una, kung ikay, kahit na bumili ka ng motor, kailangan mo, hanggat hindi registrado, hindi mo pwedeng gamitin na pang-araw-araw or whatever. Opo. Mm-hmm. Pagkabili mo ng motor, authorized ka lang na iuwi mo yan kung saan ng bahay mo at hanggat hindi na-issue yung CR niyan, hindi mo pwedeng gamitin sa pampublikong lansangan. Mm-hmm. Pero sa kaso po ito sa kaso nito mga nagmamotor, sabihin niyan mukhang nag-exhibition ho sila eh. May additional sanction po kaya mga ito? Ano yung kaya nga yung kanilang lisensya sinuspende dahil doon eh. Ngayon, kung meron pa silang linabag on the law na may criminal implication, sagutin nila yon. But again, emphasize ko lang, siguro police authorities ang kailangan mag-action doon. May mga motorista po talaga na tila hindi aral sa mga batas sa trapiko at sa kalsada. Ano pong babala nyo sa kanila? Una, kung ikaw ay nag-a-apply ng driver's license o registration ng sakyan, intindihin ninyo na yan ay responsibility nyo na may mga dapat tuparin nyo, no? Although hindi ito right, ano, it's just a privilege. Lalo na, para mag-grantan ka ng privilege yon, kailangan kung ano yung hinihingi nasa banda mo naman, kailangan ituparin mo. Mm-hmm. At sa ngayon, masasabi nyo bang mas handa na yung LTO sa pagsala doon sa mga drivers? Lalo pat, meron ho kayo mas magagandang mga gamit ngayon para makakuha ng lisensya itong mga nagnanais mag-drive? Ng mga four-wheel vehicles at two-wheel vehicles. Makakatulong yun. Pero hinihingi ko rin ng cooperation ng public, lalong-lalo na yung halimbawa nakaka-witness na mga paglabag niyan, na ipagbigay alam ito sa kung may pagka-criminal ang pagbigay sa police. At kung violation ng traffic laws, ipagbigay alam sa amin. In fact, itong nangyari sa Mandaluyong, ang nag-provide ng data para matuntun kung sino yung may-ari is a netizen. Ano? Opo. Mm-hmm. At nagpapasalamat kami that because of that, nakakaroon kami ng paraan para matrace agad kung sino yung may-ari ng sakyan at maabisuhan siya na kailangang dumulog siya para sagutin yung supposed violation na na-commit niya. Opo. Kaya mahalaga po ngayon ang mga dashcam, hindi ho ba? Kahit na hindi dashcam, kahit na cellphone nga lang eh. Opo. Kung makita mo yun, mapipicturean at pwedeng ipadalaya sa authorities. Okay. Sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din sa inyo. Salamat po si LTO Chief ASEC Edgar Galvante. Infinity and beyond. Banned ang Pixar animation movie na Lightyear sa 14 na bansa dahil sa LGBTQ representation at content nito. Kabilang dyan ang United Arab Emirates na inanunsyo sa isang tweet ang pag-ban sa pelikula. Nagpahayag ng opinyon ng ilang cast kasama si Chris Evans na voice actor ni Buzz. It's great that we're a part of something that's making steps forward in the social inclusion capacity, but it's frustrating that there are still places that aren't where they should be. These small steps that studios are making, sometimes it may feel small, but also they are steps, and it's steps towards normalizing humanity and love. Ang kwento ng Lightyear ay tungkol sa origin ng legendary space ranger na si Buzz. Lars Santiago, Gemini. Sa New York City, bahagi ng Roosevelt Avenue ang tatawagin ng Little Manila Avenue. Matatagpuan kasi sa street corner ng Woodside, Queens, ang iba't ibang Filipino restaurant at tindahan na tatak Pinoy. Bukod pa yan sa maraming Pilipino, ang malapit na naninirahan sa Little Manila. Taong 2021 ang simula ng petisyon sa Little Manila na inaprubahan ng New York City Council Parks and Recreation Committee. Ikinatuwa ito ng mga kababayan natin doon. Very happy si Herlin Budol nang ma-meet niya in person si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa isa sa activities ng Binibining Pilipinas. Nagkaroon ng opportunity si Herlin na makapagpa-picture kay Queen P.
na-inspire daw si Herlene sa words of wisdom sa journey ni Queen P. Sa podcast na Updated with Nelson Canlas, inamin ni Kapuso actor si Ian Lim na biktima siya ng bullying noong bata pa. Pakiramdam niya, hindi raw siya fit in sa kahit anong grupo at laging natutukso dahil sa kanyang timbang. Sinikap niyang magkaroon ng kaibigan pero na-realize niya na hindi niya kailangang baguhin ang sarili para matanggap ng iba. Lahat daw tayo ay may kanya-kanyang place. Ibinahagi niya ang kwento para palakasin ang confidence ng mga taong dumaranas ng kaparehong sitwasyon. War Santiago, GMA News. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.